Capricorn, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin kung what's coming to you ngayong September 2024. This is your monthly reading for September. So, if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, what's coming to you, Capricorn? September 2024, second house resources. Oh, you are focused on your finances, your assets, yung iyong kaperahan. Parang meron kang matatarget na goal. So example, ngayong September, meron kang target na income, no? So makukuha mo yan. O mag-overtime ka, or magkakaroon ka ng extra income sa business mo naman, re-effortan mo para makuha mo yung goal mo, yung sales na gusto mong makuha. And also, second house is about your talents, your skill set, your abilities. So, maaring i-ano mo yan, gagamitin mo yung iyong talento, no? Para mas kumita pa ng pera. Let's see what else. You have square, semi-square, quincunx tension. Maaring may competition around you or tension among your family members or friends na yung parang ano, merong nagpapagalingan. Oo, so for some of you, maaring may ma-inspire ka na maging competitive para maipakita mo yung galing mo sa iba. You also have Venus, beloved. Oh, ang Venus is the planet of love, money, abundance, aesthetics. So ngayong September, you will also be taking care of yourself. Maaring this time, pagkakagastusan mo yung sarili mo to improve your lifestyle or to improve your physical appearance. Mas, alam yun, baka iba sa inyo may gagawing will practice self-love, self-care to improve yourself. So, pwedeng pag-improve ng styling, pag iba mag bagong hairstyle, yan, papagupit kayo. Or you just want to experience yung pampering of yourself, no? And since this is also the planet of money, so this really makes sense, no? Mas focus ka rin sa pagpapaunlad ng iyong kaperahan. Oo, gusto natin yan. Umunlad ang ating finances. Mas maraming ipon, mas maraming properties. Your overall energy ngayong September. Wow, oh. Diba? The King of Pentacles, this is feminine energy. Feminine energy is related to creativity, pagiging nurturing. So, part of that nurturing energy is you taking care of yourself at yung mga mahal mo sa buhay. This energy of King of Pentacles is para siyang ano, ang tawag doon, my Midas touch. O, yung Midas touch is kung ano yung hawakan mo, it turns into gold. Not literally turns into gold, but ibig sabihin nung siniswerte siya. So, example, may susubukan kang negosyo. O, itatry mo. Siyempre, andun yung passion mo, yung excitement mo. Tapos yung negosyo na yun, magiging successful siya. Let's see your... Parang marami kang ideas ngayon. No? Creative ideas on how to earn money, make money. Your challenge is the Ace of Swords. So, yung ideas na yan, yan ay nagiging challenge rin sa'yo. Kasi pwedeng nagpapabago-bago yung ideas mo. Naisip mo na, ay, maganda idea to. Subukan ko sa business. Or, ito, maganda rin tong idea. So, nahihirapan ka na dyan kung alin yung pipiliin mo. Kasi minsan, nagiging malikot yung isip mo. You want a lot of options para... Sigurado, di ba? Sabi nga, the more entries you send, the more chances of winning. Okay? So, let's see your
opportunity, King of Swords. As an opportunity, ikaw ay maingat, no, sa iyong decision making. Maaring ngayon, ngayong September, hindi ka basta-basta maniniwala sa opinion ng iba or tatanggapin ang advice ng iba, lalo na kung unsolicited to, na hindi mo hiningi na advice. Pero may mga taong makikialam na, ah, ito, dapat ito yung ginagawa mo or dapat ito yung sinusunod mo. Kasi alam mo sa sarili mo, what's best for you. Kaya para sa'yo, ang opportunity mo is to set boundaries doon sa mga tao na nakikialam sa mga plano mo. Your blessing, the judgment card. Judgment is about rebirth. It's a brand new you. Maaring meron kang babaguhin sa sarili mo for the better. Meron kang ililet go ng mga unhealthy habits at kung ano yung habits na nagwo-work para sa iyo, yun yung ikikip mo. 'Di ba? So, kung sa tingin mo yung habits na pagsusulat, pag-journal or pag-organize ng mga activities mo araw-araw, nakakatulong yun sa iyo para wala kang makaligtaang trabaho or mga goals for the day, then yun yung ipagpapatuloy mong gawin. Pero kung meron kang mga ginagamit na ibang tools like sa phone mo lang sinusulat or let's say sa isip mo lang, 'di ba? Hindi ka nagiging organized. Yun yung i-let go mo kasi alam mo hindi yun helpful sa iyo. Okay? So for you, it's time for a rebirth and that is a blessing kasi kaya mo siyang magawa. You can make things happen for yourself. Na pag meron taong nakakita sa iyo ngayong September, masasabi nila na uy, ngayon parang may nagbago sa iyo ah, parang may improvement ah, ganoon. So pwede ring part of the blessing is yung pag-aalaga mo sa sarili mo naman. Na i-improve mo yung physical appearance mo, yung lifestyle mo, dahil you want to project a certain parang reputation. Let's see your money, career, finances. Oh, the Emperor. You have the Queen of Wands. Wow. And the Three of Swords. Oh. Okay. Maaring ang merong person that will try to parang kontrahin yung mga plano mo. Okay? This can be someone na parang feeling niya tama siya. Okay? Lalo na if you have a relationship na, husband, wife mo, or a family member na sasabihin sa'yo na, uy, ito ang gawin mo, ito ang makabuti para sa'yo. Pero syempre, alam mo yung sarili mo eh. Mas kilala mo yung sarili mo. So, there might be some disappointments sa mga taong makakasalamuha mo or makakasama mo for sa career mo or sa business or sa mga decision mo when it comes to your finances. So, make sure lang na you are in control. Huwag mong hayaan na sila yung mag-control sa buhay mo because that is your life, no? And some of you might be freeing yourself from this person kung sino man tong nagtatry na i-control yung buhay mo. So, sa love life, we have the Queen of Pentacles, the Knight of Cups, and the Sun. Okay, for your love life, this is a positive energy. The Sun is about illumination, happiness, fulfillment. If you are single, meron ditong person na very much interested sa'yo. Someone who is financially stable, someone na magugustuhan mo dahil very practical itong person na to, and someone who really knows kung ano yung needs mo. Okay? You have mental force, spiritual insight. Yeah, wise judgment. So I think pagdating sa decision making mo ngayong September, magiging madali sa iyo mag-decide what's best for you because you know what you want. You also have bodybuilder, ayan oh, you have that power, that strength, discipline. Walang makakapigil sa iyo, no?
sa mga gusto mong ma-achieve kasi yung disiplina mo sa sarili mo ay talagang very strong. Some of you may be dealing with a water sign, which is someone na parang naghahanap ng emotional attachment sa iyo. Oo, na pwedeng may drama sa buhay mo ngayong September. Someone will create some conversations na parang naghahanap ng attention mo. Oo. Gold, you don't need someone else to fix you. Yes, of course, because you can fix yourself. Ikaw mismo yung kayang mag-provide ng solusyon sa mga problema mo. Okay? So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye.